Ey, 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 ey. Dowell, shout out to you. Marian, Marie, CNN, Mylene, Lindsay, Lindsay, Caius Minion, Jay, Luz Juro, shout out to you. Rich Adams, Chibi, Nimbus Cloud, Case, I don't know about Kirdell or Sirdell. Kirdell. Pasok, pasok, mga suke. Pasok, pasok, mga suke. Yo, 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 pasok, mga suke. Yo! Solo Leveling, Paul Gosto, shout out. Freeloader, shout out sa'yo. Rumilia, Addictus Rex, shout out sa'yo. Vino, Les G. A, shout out sa'yo. Kapzura, Gossip Central. Oy, may kukontent ako sa kinontent mo, ha? Ganda ng pagkakanarate mo, eh. Idol ka talaga, eh, no? Ricky, shout out sa'yo. Aral Place, Montala, Tina B, shout out sa'yo. Sashimi Ronin, Grace, Anton, Azrael, Resty, shout out sa'yo. Sakto, pasok ko, Keep It Real. Sarap timing ko ngayon, ah. Yan. Ah, let's do this. Let's do this. Chi, shout out sa'yo. Chibi, Gregorio, Christina Soriano. Hello, watching from NYC. Saan niya? Kubaw? Joke lang, joke lang, joke lang. Mukhang legit na US to. Swak. Kakauwi ko lang. Oh, game, game, game. Marilyn, Lena, Cooking Tita. Aral Play, sana naman maganda sagot. Hindi, hindi natin, hindi ko pa actually pinag. Sinend lang sa akin yan. Ay, hindi sinend. Ando si Liz kanina. Asando na ako kay Bagong Lipunan. Tapos sa akin, kinig-kinig lang ako doon tungkol kay Maharlika. Tapos ang sabi ni, ano, oy, binanggit, sumagot na si, ano, sila Sas doon sa channel ni Joey, doon sa, ano, ni Atoy Libayan. Eh, ang kulit ng thumbnail sa community. You're watching from MRT. Ba't ka nag-MRT? Eh, may sakyan ka. Alright, yon. Mando, shoutout sa'yo. AC Ice, oh, shoutout sa inyo. Ayun, sinabi lang sa akin, eh napanood ko rin kasi ni Atty. Libayan eh. Napanood ko rin, no, nag-team replay ako eh. Arno Vibal. So, Tony, Joseph, shoutout sa'yo. Christina Soriano, fan niyo ako. Hindi, joke lang naman. Imelda Alejo, present ulit. O, yan, yan. Janet, shoutout sa'yo. Janet. O, eto na nga. Kino, shoutout boss, good afternoon. Kino Miguel Lakap, shoutout sa inyo. O, eto na nga. Game, let's do this. Simulan natin, Tony, anuin ko lang ah, for context. Huwag mo ako i-copyright. Huwag mo ako i-copyright. Teka, ito kasi, ito. Ano? Biggest bloodless shabu shabs heist. Mga kabatas natin, no? Yung na-intercept na shabu, na-intercept na droga, na bato, mga kabatas natin. Tapos, sabi niya, no. Ito yung mga patutsada nila. Salamat. Ito kasi, ito, Hako, shout out sa'yo. Hello, Simple Leilani. Ito. Tapos sa driver ng van ng Tutan Shabu, Shabs, at sa checkpoint mo dinaan, kaya nahuli. Ngayon lang ako nakakita ng presidente telling the press what they cannot ask to the law enforcer. At tignan nga natin kung tama naman na sinasabi ko ano ang hindi nila pwedeng tanungin. Okay? Ito kasi yon. Epic fail daw ito. Ato. Start asking questions, sasabi, I'll warn you, hindi, he cannot talk about operational details. What? Kaya pagbigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. Pero in fairness, baliktad naman, Sas. Hindi niya pasasagutin yung pulis. Hindi yung... Pa-shoutout din sa mga... Pangyaw ko, nanonood din sa'yo dito sa HK yun. Shoutout sa inyo, Pangyaw niya, ni Mayo. Shoutout sa inyo.
dinidiktahan niya kung ano ang tatanungin nung media. Okay? Tuloy natin. But he can tell you what happened. Good morning po. Hindi naman kasi yan sanay sa mga ganyan. Alam mo sa training sa mga... Alam mo, may ang kilala ko lang kasi talaga. Ang kilala ko lang sa talagang ano, photogenic, sa basta sa camera, si Idol lang talaga magaling sa ganyan. Azrael, Chris, acquired, military at saka sa police walang training para makakaharap sa press. totoo naman yun. Kasi kung ako rin nandiyan sa position na yan, hindi ko rin alam sabihin, tuloy ko, ba't ako'y tinuro nyo? Di ba? Ba't ako'y tinuro nyo? Mayo, shoutout sa iyo. Shoutout sa inyo. Hindi kasi pabida-bida yung police. Kinahon eh. Oh. Kaya namin, pero humarap sa press. Eh. Ito yung pinagtatawanan nila. Magandang umaga po sa ating lahat kay sa ating mahal na Pangulo. Sir, salamat po. Tapos unang-una, katabi mo yung Pangulo, di ba? Katabi mo yung Pangulo. Teka, tapos may media. Teka lang, what the hell is going on, dude? Let it lamas. Hello. Shoutout sa iyo. Di ha, mahirap din yung sitwasyon ng sundalo, ha? Sa ngayon po, Ang hindi ko kasi gusto dito, mga kabatas natin, ano, whenever you edit like clips like this and you insert those things, katulad ng pagtawa, nagkakaroon ng mga suggestions kasi sa mga tao on how they will feel. Siyempre, wala pa siyang alam sa nangyari, ginawang katatawanan. O, yun nga, camera siya si sir eh. PNP. PNP ba yan? Okay. PNP ba yan? Mag-love shoutout. Hello po, Ma'am Fiona. No. Somehow, mga kabatas natin, editing can be deceiving sometimes. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagkakaiba doon sa perception ng mga tao sa mga in-edit. Sus, mukha pa lang katawa-tawa na. Nino. At saka sa hindi in-edit na clips. Okay? So ito, syempre... PNP, newly promoted Major Luna. Newly promoted. Correct my suggestive remarks. Yeah. Kasi matawa ka rin eh, na parang, okay. And then ngayon yung brain mo, magkakaroon ng pattern, parang pattern recognition. Okay, tumawa doon. So, for some reason, kahit di mo gets na parang, magigets mo siya kasi magkakaroon ng suggestion na, ito, nakakatawa to. Di ba? Something like that. Kung nilagyan ng sad music, iba din ang interpretation ng viewers. Di ba, Kuya Val? Tama. Oy, ba't pa si Kuya Val titira mo? They're already making a mockery of the interview tapos yung tao na magsasalita. Then of course, majority of the people, instead of them relying on their emotions, you are transferring your emotions, your perception, your thinking to them. Di ba? Punta tayo sa may panoorin nyo lang kaya Tori, di ba, for context. Kasi kailangan natin medyo maano-anong context eh. Para kay Isas eh. Kaya kasi, umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po? Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring... Actually, tama naman yun. And I agree dun sa sinabi niya na yun. Edit it like that. Di ba? Tama. Oh, no nonsense. Buti goods ka ngayon, napopoison yung well. Alam goods ka ngayon? Bakit di pwedeng goods? Alam mo, ginawa mo, no nonsense. Kahit ikaw yung COP, syempre, hindi lahat pwede sabihin niya. Kung si Digong pinatsugi na yan agad. Di ba? Hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po? Ayaw po namin makompromise. Mas malaki kargada niya ni Alan Troy sa SWAT kesa atin. Not now kasi. Not now.
Mag-hello ka flat earth ka na lang dyan. Sige na, go. Go, sige. Hello, derpy derp. Misa yung mangyayaring actually tama naman yun and I agree dun sa not now dude not now not now dude. Sinabi niya na yun actually tama naman yun and I agree dun sa sinabi niya na yun hindi naman talaga sila makakapagbigay pa ng eksaktong detalye. Okay. 'Di ba? Hindi naman talaga tama na ganun pa. Because of course, napunta sa kargada usapan. Kasi you mean why they not now, dude, not now. Not now. Parang kang doon sa ano yun, ano ba yun, American Pie ba yun, Not Another Teen Movie, yung papalakpak. Not now, dude, not now. You just need the facts. What happened? Diba? Pero in relation to the investigation and matters that might compromise the prosecution of this particular case, meron naman, di ba? Kasi sa ganitong ano, point, I think the best way is ano, less talk, less mistake, no? See, it's very suggestive na eh. Sabi niyo pa ako, same thing sa laugh track. Kahit walang sense sasabihin, idadaan sa laugh track para kumuha ng response. Ito, yari na naman si Banat Bay dito. Yes. Tulad nga nung sinabi ko sa inyo, si Banat Bay, yun yung nagdadala sa kanya. Kung wala yon, tingnan nyo si Banat Bay doon sa SMNI. Nakaganon lang, nakasit Eric. Tiyanong kasi yun din si... Para mo nalaman kasi, sumagot naman to isang tangan to, nakakainis ka. Sa aquarium business ko, kwento ng kakilala kong ako si... I don't know how to react on that. Ah, man. Hindi ko alam kung paano mag-react dyan kasi. Stop it kasi. Stop. Yun lang. Sakit ng Diyos sa reaction mo. Just say the word kayo. No. So, kon po, meron po kaming... Tapos dapat, ewan po, di ba... Kargada aquarium, di ko guess. Magigits mo yan. Talong mo kay Meliap tsaka kay Nico David. Magigits mo yan. Okay, magigits mo yan. Aquarium. Kargada. O, di ba? Ayoko. They're supposed to ask questions. Sa bahay na alitagdag. So, ito kay One Voice pala. As part ito, of intensified crime prevention. So, narinig nyo naman kay One Voice, dapat din nyo ginagawa yan, di ba? Ito. Tapos dapat, ewan ko, di ba they're supposed to ask questions? Sa bahay na alitagdag. So, ito kay One Voice pala. As part ito, of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroong suspicious po, so, yun po, Whoa. Guess nyo na, ha? Guess nyo na, oh. Sinasubject po namin po. Dito tayo sa punta sa ano, ano? Of Shabs. Ito. The checkpoint. Ito kasi yung argument, eh. Ito. Yeah, regular checkpoint. Not a random one. Ito. Regular. Thus, every criminal syndicate knows the presence of that checkpoint. Ito. Oh. Regular. Thus, every criminal syndicate knows the presence of that checkpoint and will do everything to the either refrain from using that route or to be as discreet as possible. But for some unknown reason, the criminal syndicate stuffed 2 tons of shabs into a van, basically screaming that there's something fishy, and had one driver deliver it through a checkpoint. Basically,
aquatic plants at hardscape ang tinda ko. Putting oneself into a situation where one can be caught. Ito ang problema ko rin dito. Wala nga silang sinabi ng mga detalye. Pero bakit may detalye si Sas? Oo nga. So the checkpoint is a regular checkpoint, not a random one. Regular, thus every criminal syndicate knows the presence of that checkpoint. Hindi, it doesn't follow kasi na alam lahat ng criminal eh. Tingnan mo si Melo Yapdi, siguro alam yan. And there's okay, gets kasi bobong criminal yun. So anyway, knows the presence of the checkpoint and will do everything to either refrain from using that route or to be as discreet as possible. Anong klaseng checkpoint kasi, right? Anyway, kasi hindi dyan yung magiging problema eh. Alam nyo, I'm just being consistent here. No? I'm just being consistent here. Pati sa Rafi Tulfo in action, ganyan ako. Di ba? Kasi nga, mga kabatas natin, I am all for prosecution of these crimes properly than grandstanding or chismisan. Lahat ng checkpoint random, kami lang may alam kung saan i-establish yun sa oras na yun. Teka. Polis ho kayo? Sir? Nationwide lang naman bawal mag-yosi, di ba? Sa kwarto ko, okay lang na. Polis nga po kayo? Gets nyo? Kasi ako, although Marites din ako, lahat naman tayo Marites, di ba? Opo. Totoo? O sige. There are things... Teka, let's patawa tayo, may police. Let's patawa tayo, guys, ha? Things in the world that will interest us. May parak. Teka. O. Meron tayong mga interest sa mga bagay-bagay. So like for example, ako, siyempre, gusto kong mag-marites din doon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mga paborito kong banda, musikero. Doon sa kaibigan ko, sa pamilya ko. Totoo naman yun. Di ba sabi ko nga lahat tayo marites? Di ba? may takbo. May PNP Melo Yarica. Hindi naman pide yan eh. Umayos kayo guys. Upo nang maayos guys. Di ba? That's natural. Pero mga kabatas okay natin, I will sacrifice okay lang yan, chill. Being a Marites. No? For proper prosecution of crimes. Yun yung sa akin. Di ba? Tapos ito, salamat po sa driver ng van ng 2 tons. Ito. Tabs, at sa checkpoint mo, dinaan kaya nahuli. Kasi hindi mo ba narinig may police? Eh, guys, paghulin didigong na drugs, legit pag kay PBBM, scripted sa dami ng anomalya ng drug war at recycled drugs sa panahon ni Duterte, wala silang questions. At least may point naman yung kay Cassie ngayon. At least may point, okay. Yan, may pideya. may point naman siya ngayon. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng presidente telling the press what dito. They cannot ask left your LS. To the law. Enforcer. Tapos, ito, maganda rin tingnan ito. Ganyan, kapag kailangan pala lagi, may pulis sa livestream ko eh, para umayos ka kasi. Ito, no. Sabi niya, something does not add up. Ito na, dito magkakaroon ng issue. Tingnan mo ah. Oh. Tingnan ito, no. Sabi niya, something does not add up. Okay. The profile of the 13B Shabs driver. Sabi niya, this is Ahalon Michael Manas Zarate. He is the driver of the 13B Shabs stuffed in his van caught in a police checkpoint in Batangas. Okay. So yung Michael Zarate na yon, ito lang yung Michael na hindi adorable.
Ahalon. At least gullible. joke lang. Claimed in his interview that he had his van rented out for 6,000 pesos. Does he look like someone who needs 6,000 pesos? Dito magkakaroon ng issue. Okay? Kasi dyan gagamit ng counter-arguments si Atty. Libayan. Kasi ang gusto gawin na Atty. Libayan is mag-derive ng incoherence do sa argument ni Sas. Okay? Oh. Sabi niya. Pero ito, ano eh. Ayan, exactly. Ayan na. Oh, ayan na, dito tayo sa arguments. Sa arguments tayo, oh. Hindi naman kasi conclusive eh. Na parang pagtitignan mo, hindi mo na ba kailangan ng 6,000 pesos? Hindi ako pwede yun. Di ba? Oo, oh, kasi lahat ng pagkakitaan mo is, lahat ng kikitain mo is yung something that you don't have. Na Atty. Libayan will actually make that argument as well. Diba? This is not conclusive. Parang paano ba makikita ang tao na isang yayamanin? Sabi niya, no, especially if you will know his background. Filipino-American who served in the U.S. Army. Marami din naman akong kilala na people who served in the Army in America na pag-uwi dito, hindi naman sila ganun kayaman. Diba? Most of them are actually relying sa pension nila. Speculative pa din. Tama. And everybody, no, I think, bakit daw sa van sinakay yung droga? Anong gusto ba nila? It might be possible pa. Kaya ako lagi tinuturo sa inyo yung difference ng deductive tsaka inductive. Okay, kasi it doesn't follow na dahil sa tingin mo, hindi niya kailangan 6,000, it doesn't follow na hindi niya gusto yung 6,000. Diba? Nagigis yung point. Ako, like for example, may mag-rent, mawa ng ano, PRS. Pre, nakita ko yung PRS mo eh. Kita ko sa livestream mo, pre. Ang ganda kasing adorable mo. Tutugtog kasi kami. Pwede ko ba rentahan yan? Diba? Rentahan ko yan 2K. Ano lang naman, 6 hours lang. I don't need 2,000, no? Pero it doesn't mean I don't want it. Nagigis yung point? It doesn't necessarily mean na not because I don't need it, it doesn't necessarily mean na I don't want it. Saka hindi pwede legal strategy yung hindi niya kailangan ng 6, di ba? Kasi ako, I don't need 2,000. Pero inofer mo, well, sayang din naman yung 2,000, o di okay. Tapos, kailangan ka pang banda, o di okay. $6,000 sa 2 tons na shabu. Pero, iba pa rin yung nagsisinungaling siya sa presyo ng 6,000 sa idea ng 6,000. Kasi diyan magkakaroon nga ng paradox. Kasi tiyan mo ha, ang question mo is 6,000 sa 2 tons ng shabu. Ngayon, ang problema dito is unang-una alam niya ba? Kung alam niya, we can conclude na hindi lang 6,000. Tama? Tama ba? So, iba yung idea na nagsisinungaling siya at kung kailangan niya 6,000. Magkaibang claims yun. Nagigis nyo? Very well kayo. Okay? Actually, yung 6,000 sa 2 tons na shabu, it's irrelevant to the topic. Kasi it only implies na he might be lying about the 6,000. Pero it doesn't defeat the argument na he needs 6,000. Nagigis nyo? Oh, he wants it. Okay? Okay. Will agree with me when if you hustle and you earn money even if it's only 6,000 pesos, yeah, it's still 6,000 pesos that you don't have. Oh, that's true. I agree with that kasi minsan, ayan, may nag-message nga sa akin kanina. Sabi niya, ano, Mike,
Sabi niya ba? Na noon last time pala. Iba pala yung ngayon, iba pala yung issue niya ngayon. Noon last time, sabi niya, Mike, pwede ba rentahan yung sasakyan mo? Ako, di mo nagpaparenta eh. Bakit? Diba? Pero sa iyo, income din naman yon. Why not? Diba? Saan pupunta at kailan? Mag-swimming kami, mag-ano kami, mag mag ayun yung kumbaga mag-swimming parang isang April yata yun eh. Tapos or ano, hindi ano yung mahal na araw, hindi sa mahal na araw. Basta yun. Tapos kaya lang ako umayaw dahil Saturday noon may lakad ako. Kaya hindi ko pinarentahan. Gets? It doesn't mean, not because I don't need it, it doesn't necessarily mean I don't want it. Kasi extra din yun. Pang-copy rin yun. Diba? Pang-yosi rin yun. Oh. Diba? And eventually, we'll have. Diba? A famous CrossFit trainer who was recently interviewed by... Si doon naka doon kasi yung ang axiom kasi ni ano panggas din yun. Oh, pang-inom din namin ng nonsense yun tsaka nila pa ako, di ba? Oh, pang-grab ko rin yung pagka pumupunta sa kila pa ako, di ba? Ah, de kasi ang issue dito, yung axiom niya kasi is yung tao is hindi kailangan ng 6,000. Hindi nga ibig sabihin ng hindi mo kailangan, it doesn't necessarily mean na hindi mo gusto. Ngayon, doon niya bibidyo lahat ng argument niya. Kasi ang lahat ng justification niya, ang mangyayari is a famous CrossFit trainer, blah, 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 blah. Doon ngayon siya mag-boost ng arguments, di ba? Yun yung nangyayari dito. Kaya gumawa ngayon ng reductio ad absurdum si Attorney Libayan. Panghit-hit din yun. sa susunod na si Rael, sumama ka na. Okay? I-PM mo ako sa ano sa Facebook. Sumama ka na susunod. Okay? Ako nga, hindi ko kailangan uminom pero uminom pa rin ako, di ba? O like for example, hindi ko kailangan kumain ng V-cut. Pero si Ninang Berry nagpadala, eh, gusto ko nang kumain ng V-cut ngayon. Right? Oh. Hindi ko kailangan ng maraming sapatos, eh nagpadala si Ninong Berry. Eh di gusto ko na rin. Gets nyo? Hoy, may police gossip. O nga pala. Yun. Oh. Shh. May police dyan ha. Oh, sige. Pat PH. Tapos tignan mo, budget-friendly workouts. Hindi naman, well, if you're a famous CrossFit trainer, it does not mean you're rich. Even if it means you're rich, it doesn't necessarily mean na you don't want it. Di ba? Tapos yung topic niya, budget friendly. Yeah, that's a good point. Had PBA players and celebrities as clients. Babe. So, pag meron kang PBA players at celebrities na clients, hindi mo na kailangan ng 6,000 pesos? Oo. Oh. Ah, ito, isa pang argument. Si Frank Miano ay mayaman na. Big time. Millionaire. Multi pa yata. O ngayon, ha? Hindi niya na kailangan mag-interview ng celebrity. Actually, I have a better argument. Hindi niya kailangan yung 7K na pang-enroll. Does he accept it? Not only he accepts it, he doesn't want to make a refund for it. Naipasa ko pa yun. Diba? O diba? Debunk. Yeah? Oh. Ah, sabihin mo hindi naman talaga mayaman si Frank Miano. Alam ko, you're tempted to say that.
What makes you think na ito yung mayaman din? Ha? Huh? Both arguments can be applied, right? $6,000 mag-deliver lang, putik, kahit ako, yun kung malapit lang, baka umuo pa ako. Pang eat all you can na din. Touch move, no refund. O, di ba? O. Kaya ng van ng 2 tons. A 1.9 tons van overloading. If 2.4 van, kasya 2 tons. O. Mukhang sanay ka. May pulis dyan, Ma'am Fiona. Joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. May pulis dyan, ha? Sa Aldilera van, special na sasakyan. Pangkarga lang ng gulay. Oh. Ma'am Fiona, may pulis dyan. His Instagram has a picture of the DTI registration of his CrossFit gym. So pag may CrossFit gym ka, hindi mo na kailangan. Ano daw? His Instagram has a picture of the DTI registration. Magkano lang ba ang DTI registration? Kalimutan ko, magre-renew nga pala ako dun. Buti pinaalala nito ni Sas, magre-renew nga pala ako. Ingat-ingat lang. Yan ang weight ng van ko. Hindi yun yung weird, Ma'am Fiona. Bakit alam mo, yun yung issue? Ako kailangan ko pang i-search yan eh. Ah. Tanga ng 6,000 pesos. DTI 500 lang kuha ko. Kaya nga eh, 'di ba? Bakit alam? 'Di ba? Hindi issue doon kung yun yung ano sa akin mo, ang issue ba't alam mo? May pulis diyan ah. Oh, tuloy-tuloy. Yung kapatid ni ano ni Tin, no. CrossFit din siya. Mag-America. Unang sanggit. Meron ito. Oh, okay, basahin anyway, niyo na lang 'yan tapos may counter argument si ano eh, Attorney Divine. And it the at least. Siya ba nag-drive ng van, sinasabi niya yung counter argument ng van. Ito counter argument, Attorney. Oh. Nasa ibang bansa ako. Ayan, yan hindi kasama sa jurisdiction. Doesn't add up sa given situation tapos well-known pa ata si Mike reputation. Bas lang siguro. How about Looney? Well-known si Looney. Diba? Well-known si ano si Looney. Yung pagiging well-known kasi it doesn't may ano eh, wala siyang weight. Nasa ibang bansa ako, iba yung batas diyan, no. Iba yung sabi mo, Ma'am Fiona, wag ako. Nasa Japan ako. counter argument. No. Ito yung counter argument ko dito. Kasi sinasabi mo na hindi niya kailangan ng 6,000 pesos, di ba? Hindi niya kailangan ng pera. Ngayon, ang pinapalabas mo kasi dito, parang ano, well off na siya. CrossFit trainer na siya. Tapos kilala siya, may gym siya, may sarili siyang bahay. Oh, ang justification niya, yun, na nangyari doon, yun na gini-supporting niya doon sa argument niya. Hi, may sarili siya mga negosyo. Okay. Ngayon, ang tanong ko. Oh, ito na. Kung okay na pala siya sa buhay niya, di ba? Okay na pala siya sa buhay niya, maayos na pala yung kalagayan niya, bakit pa niya idadawit yung sarili niya sa kaguluhan kung saan malilink siya sa 13B na shabs? Alam naman natin dito na yun ay nangyari. Kung di nyo nakita kung ano yung nangyari. Si Atty. Libayan is nag-drive siya ng incoherence by using reductio ad absurdum. Sabi mo,
hindi siya magana 6,000 para mag-drive at maghatid noon, something like that, right? Possible naman talaga na din niya alam. Search nyo, may nahuli nga na drugs sa packaging ng ano, whey protein nakalagay. Yun nga, si kumbaga ganito yan eh. Ang tinatry kasi ni Sas is mag-create ng scenario o mag-create ng hypothesis or argument na hindi niya kailangan yung pera. Therefore, it's scripted. Tama? Tama, yun yung ano, di ba? Therefore, it's scripted. Hindi niya kailangan yung pera, therefore, it's scripted. Kung ano may ilagay mo sa gitna noon, yung mga justification niya, bahala ka na doon. Ngayon, ang argument naman ni Atty. Libayan, as a reductio ad absurdum, kung hindi niya kailangan yung pera, hindi niya kailangan yung pera para naging scripted, para siya papasok sa scripted. Nagagasi yung point? It has the same value. It has the same argument, pero different lang yung scenario. So ngayon, they have the same claim. As yung sabi niya, okay, so kung ipa-follow natin yung logic mo, hindi niya kailangan yung 6,000 para gawin yan, right? Therefore, it's scripted. Question. Kung hindi niya kailangan ng pera, bakit siya pumasok sa scripted? Same claim, right? Kailangan niya ng pera. Tama? Tama ba, guys? Nagigis niyo yung point? Same claim, different value. Okay, question. Oo nga, no? Yun yung reductio na sinasabi ni Atty. Libayan. Ito kasi si Atty. Libayan, ayaw kasi na-explain ng ano, detalyado eh. Kasi yun yung gusto niyang counter-argument. Gumagawa siya ng reductio. Okay, let's say hindi niya nga kailangan ng pera. Ano yun? Proof by contradiction, kaya nga ano eh, reductio ad absurdum eh. So ngayon, kung totoo sinasabi mong hindi niya kailangan ng pera, so hindi siya enter sa 6,000 na ganyan para mag-deliver, so bakit siya pumasok sa scripted? So by definition, kailangan niya ng pera. Either way. You are proving the point na kailangan niya ng pera na he doesn't have. That's the counter-argument. Ngayon, ang question, well, kapag pumasok siya sa scripted, mas malaki yung bayad sa kanya. Well, dapat ang kinu-question mo, hindi yung 6,000 kung gusto niya. Dapat kinu-question mo, totoo ba yung 6,000? Nakita niyo yung difference ng claims? So, ang kinu-question dito, hindi yung pagpasok mo para kumita ka. Ang kinu-question dito, yung amount. So, dapat kung amount ang ini-issue mo, dapat ang sinasabi mo, hindi ako naniniwalang 6,000 lang. Tama? Tama ba ako, mamang polis? Tama ba ako, mamang polis? Ganun nyo ba ibistigahan yun? Anyway. Oh, yun yung counter-argument, ha? Oh. Na dahil siya i-link siya. Exactly, mali sila tinitira. Yes, tama, galing. Oh, di ba? Okay, yun yung argument, yun yung buod, yun yung reductio ad absurdum na gustong palabas siya, Atty. Libayan. Okay, tuloy-tuloy natin. Kaguluhan kung saan malilink siya. Tata, ulit na pala siya sa buhay niya. Ang tanong ay may sarili siya mga negosyo. Okay, actually, reductio ad absurdum, lagi itong ginagamit sa arguments, sa philosophy, kapag nagdidibang ka ng arguments. Kasi ito yung ginamit ni, ano, ni basta kalaban ni Anselm. Yung kung alam sa formal kung ano yung reductio ad absurdum, it's a form eh, no? You are using the other side muna na proof by contradiction kasama yon. Sa mga mathematician, alam nila yan, proof reductio. So ganito kasi yon, 'di ba? Let's say ganito yung argument. By definition, God is the being than which no greater can be conceived. Okay? Okay, nag-start muna siya sa contradiction. Okay, let's assume na God only exists in the mind. No? Okay,
if God exists only in the mind and not in reality, therefore, we can conceive a greater God that exists both in the mind and in reality. So by definition, yung sinasabi mo nag-exist lang sa mind, hindi yung greater being. Ang greater being is na both nag-exist in the mind and in reality. Gets? Ngayon, ang conclusion is, God exists in the mind and in reality. Therefore, God exists. Okay? He looks like you. Gets nyo? Gets nyo? Gets nyo yung point na yon? O eto yung ano, redaction ni... Sino ba yan? Sino ba yung tumira kay Anselm? Okay. Ngayon, eto yung redaction ad absurdum. Okay. This island is the greatest... Atlantis, kunyari. Atlantis is the greatest conceivable island. Alam mo, huwag ganun. O magbigay ka ng kahit anong name. If it's great... By definition, Atlantis, kunyari nga, is the greatest conceivable island. Okay? Ayun ginawa niya. No. Tapos, if Atlantis only exists in the mind, therefore, there's a greater island than that island. Yung nag-exist sa mind. Ngayon, the greater island, by definition, should exist in the mind and in reality too. Therefore, Atlantis exists. Nakita niyo yung ginawa niya? Nakita mo yung ginawa niya? Ginamit niya yung form ni Anselm, pero pinatunayan niyang iba. Greatest island or greatest conceivable island. Tapos, dinify niya into existence. Okay? Ang ginawa naman ni Atty. Libayan, okay, if Michael Sarate is rich, he doesn't need 6,000. Therefore, hindi siya, hindi, it's scripted, correct? Sabi naman ni Atty. Libayan, if Michael Sarate doesn't need the money, why is he going into the scripted one? So ngayon, yung unang premise nila, inatake ni Atty. Libayan yung unang premise. Ang premise niya is, hindi niya kailangan ng pera. Bakit siya enter sa 6,000? Pero teka, sinasabi mo, scripted yan. So kung scripted yan, ibig sabihin, kailangan niya pa rin ng pera by definition kasi pumasok siya sa scripted. So it actually destroys your argument. Your argument actually destroy its own claim kasi kapag tinawag mong scripted. Pag ito si Kayo ang maging teacher ko, sigurado perfect ang exam ko. Guess yun na. Oh, yun yung ginawa niya to yung Libayan. Reductio ad absurdum. Kasi nireduce niya sa absurdity yung sinasabi ni Sas. Parang anong hindi niya kailangan? Eh, nasa scripted nga siya. Yun yung claim mo. So, ibig sabihin, kailangan niya ng pera by definition. Now, the only question is, totoo ba yung 6,000 na presyo? Hindi nakatanggap siya ng pera. Gets? Siya na sip-sip, Sir Kayo. Ano po sinagot ni Sas kaya to? Ito na nga. Gets? Okay. Ngayon, ang tanong ko, kung okay na pala siya sa buhay niya, 'di ba? Okay na pala siya sa buhay niya, maayos na pala yung kalagayan niya. Bakit pa niya idadawit yung sarili niya sa kaguluhan kung saan malilink siya sa 13B na Shabs? Alam naman natin dito na dahil siya yung driver, 'di ba? At siya yung tanging tao na nakita doon. Siya yung kukulitin. Siya yung pinakaunang suspect. Kasi siya yung may possession. Kahit magturo siya sa ibang tao, kasalanan ni ganto, kasalanan ni ganyan, siya yan, delivery driver lang ako, delivery. Oh, eto naman yung justification niya. Eto yung supporting arguments niya to yung Libayan kung bakit
gusto niyang patibayin yung idea na kasama siya diyan. Kahit anong mangyari diyan, kasama siya diyan. So bakit niya ilalagay yung sarili niya diyan? Right? Dito may nahuli na drug mule, mukhang mayaman. Delivery man lang ako. Ako lang yung may-ari ng van. When you look at the laws of the Philippines, who is in possession of the shabs? It is him. So ngayon, di ba? Bakit ikokompromiso niya yung kanyang maayos na buhay para magmaneho ng shabs na kung nasa kote? Katulad nga, anong nangyari dito? No? Oh. Eh, siya yung magiging number one suspect. Oh. Ito pa. Ito. Ito, Sas. Kasi ganito nangyari. Meron dalawang claims dito. Kino-question, ito, nag-agree tungkol sa presyo. Okay, is either bayad siya or hindi. Yun yung idea, di ba? Yun yung next argument na kailangan pag-focusan. Bayad ba siya or hindi? Kasi kung hindi siya bayad, it means sa kanya talaga yon. Kung bayad siya, it means it's someone else's possession. Talagang naging, ano lang siya, right? Naging runner lang siya or whatever. Pero you cannot say scripted. Bakit pinangalanan eh? Hindi pwede maging scripted kasi may damay. Michael Manas Sarate. Damay yung pangalan niya. Ngayon, ganito. Sabihin natin scripted. Sabihin natin scripted. Let's assume it is scripted. Ang problema dito, bayad pa rin siya. Bakit? Kasi hindi niya titake yung risk na yan nang hindi siya bayad. Sabihin natin mawawalang visa rin niya. No? Kumbaga, hindi magiging valid yung pag-arrest sa kanya or whatever. Kahit anong loophole na gawin mo dyan, nakataya pa rin siya. By definition, kailangan niya yung perang makukuha niya. Right? Kasi andyan yung pangalan niya. Gets? May hazard pay. Gets? So tumanggap pa rin siya. Ang question pa rin dito, 6K nga lang ba? Let's assume na scripted, ha? Kung may scripted naman, ano, papakawalan siya, mababalikan niyo siya. Right? Ito yung pinagmamalaki niyang clean, right? Ngayon, kung i-issue mo lang scripted yan, sure, scripted. Pero may nahuli pa rin siya buo. Di ba? Hindi ko gets. Kayo yung sinasabi mo ang magiging script ni Sas mamaya. Totoo ba? O, sige nga, tiga. O, pakinggan na natin. Basta alam natin yung ano, argument ni Atty. Libay. Hindi ko kasi pinanood eh. Gusto ko sabay-sabay tayong manood. Okay, oh. Yes. Kasi ano ba to? May incapable siya. Tampala or arena, ganyan-ganyan. Di siyempre di mo isasama yon. Nevertheless. Panis. Yan nga. Kayong sinasabi mo ang magiging script ni Sas mamaya. O, oh, di ba? Totoo ba? Kailangan i-explain nyo kung bakit siya nag-reduce ng gano'n. Sama at touch yung pangalan niya. Kasi sunod-sunod yung ano eh, tsaka eh. Well, tsaka naman kasi talaga kung pinagagawa mo, wala naman magagawa siya. Pero be, dito makikita yung desperation na magkaroon ng magandang balitang nakatat sa kanya na bonggang-bongga na matatabunan niya si Bigong. Okay, so... Pero, kasi yan, kung shams lahat yan. Ano na to? Unang-una, hindi nyo pa pala tinit. Kasi yan, kung shams lahat yan. Dex, baka nga pumaba pa yan eh. Diba? Bes, hindi nyo pa natitest. Tapos eh, hindi nyo pa natitest. Can you imagine? Sino ba nakakalab ng oras kung sa mag-start yung ano? Okay, Atty. Libayan. Hindi ko alam. Diba? Kasi tinitest muna yan. Girl, alam mo, ang... Oo. Totoo. Aminin mo. Hindi makukulong yung Bible dyan. Kasi makikita. Totoo. Oo. Totoo. Aminin mo. Hindi makukulong yung Bible dyan. Kasi makikita. May possibility. Oo. Yes. Okay. Desperation is sila nga desperado. Okay. Sas. Sabihin natin, hindi makukulong. Pero bayad pa rin yung tao. So, by definition, kailangan niya yung pera, right?
Ganyan lang itsura niya, pero 8 haba niya. Totoo. Actually, ang sabi doon, nung kahapon, nung nag-live tayo kahapon, ang sabi sa PNA was that, finlag siya, pagkatapos nakita daw ng ng officer dahil meron daw part nung drug. So, finlag siya, right? So, hindi ito yung checkpoint na tinuturo, sinasabi natin na lahat ng sasakyan ay i-check, right? Tama ba? Kasi finlag daw siya eh. Ano ba ibig sabihin ng finlag? Pinara, di ba? Tama ba? So, hindi ito checkpoint na yung mga motor lang tapos pinapadaan yung mga sasakyan, di ba? Hindi ito yon. Ito ba? Ay, ito pala yon, para lumalabas ganun, no? Kasi yung checkpoint na alam kong sinasabi niya is lahat ng sasakyan talaga. Motor, kahit jeep, kahit ano. Parang terrorist type of checkpoint, 'di ba? O kaya yung pagsasarado ng mga daanan para hindi makaano, para hindi makatakas yung like suspect. Random yata. Na tip. O, so, ibig sabihin, it makes sense. Tuloy. Part nung kontrabando na hindi natatakpan ng blanket. Nakita ko kanina yung ano, wala namang blanket. Wala namang blanket. So, ngayon, ano yan, ang tawag dito, sobrang technical nitong ano, yung requirement dun sa search ng warrantless. Napaka-technical niyan, sobrang technical niyan. Yeah. Ngayon, kapag kunwari, well, if they get a really good lawyer who would be able to demonstrate that the requirements of... Na-flag po ata kasi puno-puno yung van. Pero so hindi siya yung type of checkpoint na lahat check-in. Alam na alam nilang scripted yan, ganyan din ba, discarding lang sa Videlix. Around 14 minutes daw yung kay attorney. Okay, 14 minutes ba? Okay. Ay, yung drugasing, hindi ko po in-upload yun. Iba, sa galing po TikTok yun, iba po nag-upload yun. O, kita mo na, Diyos ko dahil lawyer, hindi man lang marunong mag-check ng facts. Sas. Hindi yung totoo. Hindi yung totoo. Kaya nga, nireview ko mismo yung ano ni Atty. Diban. O, ito yung sinabi niya. Meron po kaming tapos dapat ewan ko, di ba they're supposed to ask questions dito sa bahay na alitagdag. So, ito ay one voice pala, dapat hindi yung ginagawa yan. One voice, ito pala dapat hindi yung ginagawa yan o hindi sinabi sa'yo. Okay, ayan, one voice, o alam. Ayan, one voice, kaya nga Pinalitagdag. So, ito ay one voice pala. As part ito, of the intensified crime prevention. Diba? Hindi naman sinabi na sa kanya yung video. Ayan o, kay one voice nga eh. Oy, wala, actually, wala akong ano sa iya, Tori. 12:30 daw. 12:30. At naman tayo speculative dahil hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoong nangyari. Historically, yes, kasi pwede siyang ano, speculative daw ako. Talaga speculative ako kasi nga lahat naman tayo speculative dahil hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoong nangyari dun. Hindi. Iba yung speculative tayo tsaka sa ginawa mo. Tama naman lahat tayo speculative. Kung mag-dive tayo dun sa mismong video, right? Lahat tayo speculative. Pero kasi yung ginawa niya Tony Levi, hindi speculative yon. Kasi nire-refute niya yung argument mo. Hindi siya nag-speculate. Nire-refute niya yung strength ng argument mo. Ang sinasabi niya, it's weak. And yung speculation mo is wala man lang dun sa, alam mo yun, strong ng ano ng inductive reasoning. Okay? Yun yung point. Inductive reasoning kasi, ano eh, palakasan ng arguments dyan eh. Okay? Wala naman certainty dyan. Okay?
by definition, it's speculative. Pero iba, ito Sas. Iba yung speculation ng isang investigator sa isang speculation ni Kuya dun sa kanto nagtitinda ng Yossi. Okay? Magkaiba yung speculation nilang dalawa. Right? So ngayon, totoo naman. Totoo naman na speculation lahat kung mag-dive in tayo doon sa issue na yun. Okay? Pero katulad ni Libayan kasi, hindi siya nag-speculate. Nire-refute ka niya. Magkaiba yung speculation tsaka refutation. Ang nire-refute niya kasi, nagbigay siya ng counter-argument para dun sa statement mo o dun sa arguments mo. Magkaiba yun. Mas malala ang ginagawa ng DDS camp versus admin kaysa sa Dilaw versus DDS admin noon. Aaminin na lang ni Sas na one-sided siya compared kay Atty. Libayan na nasa middle siya. Meron kasi yung nag-feed sa live niya na wrong information. Yun yung problema. Kayo may nahuli 2 drug suspects sa Bybast operation. Isa doon attorney pa at ang halaga ng drugs 1.3 scripted ba yun? Ayun, hindi natin alam. Speculative ako kasi nga lahat naman tayo speculative dahil hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoong nangyari doon. What we say, ito yung pinag-aaway natin dati pa guys, na educated guess, still a guess. Pero iba kasi yung speculation ng isang investigator, iba yung speculation ng isang nagtitinda ng Yossi dyan sa kanto, at iba rin yung speculation ng isang attorney, at iba rin yung speculation ng isang, kunyari, like teacher. Diba? Magkakaiba yun. What did I miss? Who is this Sas? DDS yata si Sas. Very obvious naman kasi yung karga na Shabu from una, from 1.8 tons naging 1.4 na lang kasi hindi magkasya sa van. Ano ba totoo? Sablay ang script ng at ang director. Paano naging sablay? Hindi ko gets. Paano naging sablay? At nagsabi pa nga na sasabihin daw ni attorney si Sas fake news peddler, which is wala naman nandyan yun. So talaga magsispeculate tayo, nandun ba tayo? Nandun ba si Libayan? Para sabihin niyang nasa hawak niyang katotohanan? Hindi niya sinasabing hawak niyang katotohanan, Sas. Napanood mo ba yung video? That pinanood mo muna. Ang nire-refute niya yung argument mo. Sa'yo yung speculation na inamin mo rin naman, lahat tayo speculation. Pero hindi siya nag-speculate doon sa pangyayari. Ang ginawa niya is nirefute niya yung arguments mo. Magkaiba yon. Parang ganito. Nagkiklaim ka na scripted yon. Ang kiniklaim ni Atty. Libayan, walang kwenta yung arguments mo. So wala siyang claim ayon dun sa scripted o hindi. Okay? Ang claim niya is actually walang kwenta yung arguments mo. Yung proof mo. Yun yung claim niya. Magkaiba kayo ng claims eh. Gets naman ba yun, guys? Wala bang body cam? Pero ganong isang driver pa rin, isang magkaiba nga. Nirefute lang siya, argument inatake, ang inatake ni Sasi Atty. El. Kaya nga eh, magkaiba nga. Di ba? Guess niyo yung point. Yeah, guess. Okay, good. Sasagutin naman yata ni Atty. Mamaya. Alam-alaman lang natin kung saan, ano, saan. Kailan din mo siya. Diyos ko, ano ba yan? Pero naman yan, kung speculative ako, speculative ka rin. True. Tayo, bilang meron, dun sa nangyari, ang banatan lang natin dito, sino may pinaka-reasonable na speculation? Yon! Ayun, nadali mo, Joey! Nadali mo! Okay. Kung sino yung mas reasonable, kumbaga sa inductive reasoning, sino yung strong? Diba? Kanyang arguments yung strong. Okay? Kasi yun lang ang pag-uusapan natin dito eh. We're not talking about certainty. Tama. Pero, paano mo i-compare yung content ni Atty. Libayan tungkol sa content na yan kung hindi niya tinakil yung issue at nag-speculate doon sa issue? Ang ginawa niya is inatake niya yung argumento ni Sas
at in-undermine niya yung claim ni SAS tungkol sa 6,000, ganyan. Nagbigay siya ng counter-arguments. So, hindi siya nag-speculate per se. Kasi, ang nag-speculate si, ano, si, tagito, si SAS, dun sa issue na yon yung sa drugs. Si Atty. Libayan, nire-refute niya yung argument ni SAS na scripted yon. Gets? Diba? Kasi yung pinaka-reasonable na, na speculation dito, yun yung. Tama, yun. Yung video nadali ko may tawa kaya ayaw niya. Anong tawa? Anong video ko? Hala, nawala yung video ko. Ba't yung video ko nawala? Gagi. Teka. Ba't nawala? Teka. Nag-freeze ako. Freeze! Alright. Okay na ba ako? Ay, kaso na wala yung ano. Diba, baya mo na. Sige, umaya na. Okay, G. Oh. Itong sa amin ni Joey. Ang weird naman. Harapin na lang yung kaso niya kayo. Nagtatawa na lang talaga tayo sa... Oh, naging naman ngayon? Naging harapin niya na yung kaso kay Tulfo. Oh, edi nawala na sa kaso. Edi pwede rin ibahin na yung issue. Yan na nga lang, nag-red herring na lang. Nagtatawa na kami ni Joey kasi we find things funny, no? Eh kasi sila masyadong seryoso sila sa buhay. So, oh, okay, yon, pwede yon, pero it's not a legitimate argument then. Teka. I'm confused. Kung ano daw? No? Eh kasi sila masyadong seryoso sila sa buhay. So, ano? Eh, ano naman ngayon? Nagtatawa na kami ni Joey kasi we find things funny. Oh, we find things funny. Pero at the same time, sabi ni Joey, kanino mas strong yung speculation, right? So, ano ba? Are you just making fun? Are you having fun yet? Or ano? Or you're making an argument? Kasi parang, so we shouldn't take it seriously? Yung ba yung point? Ay, yung ba yung implication? No. Nagkakawanan lang talaga tayo sa... Ano naman ngayon? Nagtatawa na kami ni Joey. Kasi we find things funny. No? Okay. Eh kasi sila masyadong seryoso sila sa buhay. So, ang pagkakamali ba ni Attorney Libayan doon is tinake niya seriously yung arguments mo? Yung post mo? I don't get it. Nagiging ND na talaga argument ni Sas. Hindi ko gets. So, ang ibig ba sabihin, we shouldn't take it seriously? I mean, if that's the argument, may misunderstanding na nangyari. Mapailing ka na lang na pag wala na sila ma-argue, babanatan nila si Attorney Libayan sa kaso ni Idol. Kaya nga eh! Tunog bayan ba? Kaya nga eh! So, nawala na tayo sa issue? Okay. Okay, interesting. True. Kaloka. Ayun. So anyway, anong video ko ang shinare ko na may laugh track? Anong video ko ang shinare ko na may laugh track? Hindi, meron kang video na shit. Teka. Ito, stroma na naman. Ano ba 'yung sinabi? Ano ba tingnan natin 'yung comment na 'yon? Kailan bang comment 'yon? Anong video ko? Video ko? Ano ba? Video. Yung video mo daw na in-upload yung druggy scene, may background na tawa. Ah, mali itong ano mo. Ito nagsabi. Yung video mo daw na in-upload yung drug. Hindi. Yung video mo na in-upload. Hindi, na-shinare. Siya na nga nagsabi, ano? Yung shinare ko na may laugh. Oh, share yung sabi niya. Ah, pero ang claim dito sa baba. Teka, ang claim dito sa baba. Anong video ko na may laugh track? Anong video ko ang shinare ko na may laugh track? Oh, shinare yung sinabi niya. Kung sabi itong Joanna Aquino, yung video mo daw na in-upload yung druggy scene, may background na tawa. Comprehension issue. Tamo, ano lang yan ha? Isa lang tao yung dinaanan yan. Siya tapos binasa lang ni Sas. Pero
ang claim ni Sas is yung shinare niyang video niya. Pero ang claim niya sa baba, yung video mo daw na in-upload. So, magkaiba yun? Magkaiba yun? Magkaiba yun? Good afternoon, Boss Kai. Hello, hello, hello. In-upload. Iba yung in-upload sa shinare. Tama naman na shinare. Tungaw din mga commenters. Ito. Anong video ko na may laugh track? Anong video ko ang shinare ko na may laugh track? May shinare kang video, yun yung piniplay. Pero hindi sinasabing ikaw yung nag-upload. Video ko? Video ko? Hindi, hindi mo video, hindi naman sinabi. Ayun o, sinabi naman ni attorney dito eh. Ito. So, ito kay One Voice. They're supposed to ask questions. Sa bahay na Alitagdag. Ito kay One Voice pala. As part of the intensified crime prevention. Dapat hindi nyo ginagawa yan kay One Voice. Oh. Yun naman yung sinabi. Clear naman. Baka ano, nakita niyo yung mga video ng mga re-uploaders. Ay, yung drugasing, hindi ko po in-upload yun. Iba sa galing puntik. Ay, yung drugasing, Baka ano, nakita niyo yung mga video ng mga re-uploaders. Ay, yung drugasing, hindi ko po in-upload yun. Sabi ni, ano, ni Joey, yung baka nakita niyo yung, ano, yung re-uploaders. O, yun, tama naman yun. Iba, sa galing puntik. Talk yun, iba po nag-upload yun. O, kita mo na, Diyos ko dahil lawyer, hindi man lang marunong mag-check ng facts. O, na-check naman niya. Na-check naman niya. At saka hindi naman niya sinabing ikaw nag-upload. Oy, wala, actually, wala akong ano sa'yo, attorney, di ba yan? Hindi sa kilala. And if you think that I'm speculative, you're also speculative. Unless you can tell, you can tell us, it's a tie. Di ba? Okay, ayun na naman, na-stroma na naman. Hindi nga speculative yung ginawa ni attorney Libayan kasi hindi niya naman tinakil yung issue as his position. Ang ginawa niya, is in-undermine niya yung arguments mo to prove na it's script. Is scripted ba yung sinabi niya? Parang scripted nga yata, eh, diba? Yun yung ginawa niya. So, in-undermine niya yung arguments mo, yung proof mo. Okay? Hindi niya tinakil yung issue as his position. Ang aanuhin kasi dito, is sino ba yung ano? Kanino speculation ba yung plausible? Diba? Mas plausible. That's the test of possibility. Wala naman tayo sa korte, ano? Attorney Libayan. Ah, that's true. Test of plausibility. Pero ano ba yung speculation ni Attorney Libayan? May masasabi mo, babanggit ba sa dito yung speculation ni Attorney Libayan tungkol do sa issue na yon? Galit na galit na naman, wala naman akong sinabi sa kanya yon. Tiningnan ko din naman sa dulo. Tiningnan mo, ito na nga attorney oh. Ito. Ito, tiningnan mo nga dito. Ayun, sinabi mo pa nga eh. Meron po kaming tapos dapat ewan ko, di ba they're supposed to ask questions sa bahay na Alitagdag. So, ito kay One Voice pala eh. Dapat hindi ginagawa yan. Oh. One Voice naman nakalagay naman. Dapat ako pala mag-content sa kanya kung gusto niya tawanan lang siya. Ah. Tuloy. Magkaroon tayo ng proof beyond reasonable doubt. Diba? Wala naman tayo sa korte. Kung itrato niyo. Diba? Wala rin naman sinabi na sa korte. At saka hindi rin naman kani-require ng proof beyond reasonable doubt. At sinasabi niya lang nga, yung arguments mo is actually self-defeating. Kasi yung sinasabi mong self-defeating yung arguments mo, yung claims mo. Dahil kung scripted nga siya, edi ibig sabihin pumasok pa rin siya sa scripted na kailangan niya ng pera by definition. Kasi kung hindi, either siya yung may-ari ng Shabu, then therefore it's not scripted. Either way, it destroys your own argument. Kaya siya naging self-defeating. Of public opinion, para kayong ano eh. Diyos me. Para silang ano, para silang nasa laboratory, para sa back sa laboratory ka experimental. Ah, itong linyahan na to, yung nasa laboratory. Narinig ko na yan kay Barat Bay tsaka doon sa mga bataan ni Barat Bay. Si Boss Dede, yung hindi kailangan ng scientific method. While sa speculation kailangan mo ng scientific method, right?
I think so, kasi it uses three types of reasoning, deductive, inductive, tsaka abductive. Smart shaming. Control? Either way, money pa rin ang involved. Kaya nga eh. So, kasi, kung siya mismo yung may-ari nung shops na yon, therefore, it destroys your own argument, scripted yon. Kasi sa kanya pala yon. Or hindi sa kanya yon, then plausible talaga yung other side din. So how do you choose then kung ano yung tama? Yun yung issue. Kaya in-undermine ni Atty. Levine yung arguments mo na scripted yun kasi there's 6,000. Bakit 6,000 yung, di ba dapat ang issue mo doon, naniniwala ba yung 6,000 lang yung binaya doon? Di ba? Nag-guess nyo? Sas, consider sa Tony Liban as a basher, not a critic. Tuloy. May control bar yung boss. Ba yan ang babaw? Sige nga, is there anything what that we do on social media that's not speculative? Well, I can give you a better argument than that. Sas, everything we do is actually speculative by definition because we cannot attain absolute certainty. Well, Joey knows that sa epistemology, right? Okay, by definition, everything we do is actually speculative. Kung yun lang yung point mo. Pero ano na ngayon yung value ng sinasabi mong information? What's the value of your inference doon sa nangyaring yun? Kung lahat naman pala tayo speculative, that doesn't make any sense. Therefore, we cannot identify ano yung reasonable at hindi reasonable? At ano yung plausible at hindi plausible? Kasi by definition, plausibility test is actually speculative, right? Nag-guess nyo, nawalan tuloy na value ngayon yung ano, kung ang argument mo, hello po rin ng Berry, kung ang argument mo is what we do here is speculative, then lahat ng ginagawa is speculative. There's no absolute certainty. Everything is pragmatic. Oh, tuloy. Ito yung makabibigyan ko kayo na example, papaliwanag ito. Maintindihan ito ni Joey. Okay. All humans are mortal. Socrates is a man. Therefore, Socrates is mortal. Meron tayong absolute certainty sa conclusion, certain, right? But the first premise is speculative. Why? In order for you to prove or to claim that all humans are mortal, you should collect all humans and prove they're mortal. So everything that we do is actually speculative by definition. Ngayon, kung ang point mo lang is lahat tayo gumagawa na, lahat naman ng ginagawa na is speculative, therefore, what is the value of your inference, your opinion on the matter? Kasi lahat ng ginagawa natin is speculative by definition. Kahit yung textbook example na all humans are mortal, Socrates is a man, therefore, Socrates is mortal. May speculative side pa rin yun, yung first premise. How do you know that all humans are mortal is true? We don't. Gets nyo, guys? Every axiom is speculative by definition. Kaya nga siya axiom eh. Hindi mo kailangan ng proof. Hindi mo kailangan ng proof. Unprovable nga yun eh. Unprovable starting point. Therefore, speculative by definition. Axiom means unprovable starting point. Kayo light lang gagawin nila kay Atty. Levine kahit ano pag gawin ni Atty. Levine, explain at pagdibang sa kanila, sasagot lang yan ng mga yan na palalait sa tawa. Well, I think
sige, it will reflect sa ano nila, sa intellect nila, I guess. Pero I don't think na Joey will answer that way. Except si Kibuloy at Rafi Tulfo dyan. Toro, ayun. Critical thinkers daw sila. Eh, you know, critical thinkers would only speculate and find the plausible ano, no, explanation on things that you are not sure of. Diba? Ganun naman yun eh. Oh, yeah, yeah. Oh, okay, gets naman. Oh, critical thinkers is actually trying to ano naman, may rules of logic, rules of reasoning. Okay? Merong rules ng reasoning, ng correct reasoning. Ngayon, by definition nga, ulitin ko, lahat ng ginagawa natin is speculative. Lahat. Because we cannot attain absolute certainty. I guess you prove otherwise, of course. Then, okay, that's another topic. Pero if that is the case, speculative, kung yung ang argument nyo lang is, lahat naman tayo speculative eh. And what is there to discuss? What makes your claim more plausible than mine? Right? Ano may ibig sabihin ng plausible? Closer to the truth, right? Hindi naman kasi issue dito kung speculative tayo hindi, eh, right? Yung speculative na binigay, ganito. To be fair, hindi si Attorney Libayo nagsabi na speculative, sino nonsense. If tama yung nasa isip ko, ah, tingnan natin ah. Sino nonsense, may kasalanan nito eh. Pagkakaalala ko eh, si no nonsense nagsabi. Ito to. People who served in the army in America, most actually relying sa pension nila. Hmm. Speculative pa din. Tama. And everybody. Oh, di ba? In his defense, hindi siya yung sabi ng speculative. Inagrihan niya lang dahil speculative, dapat, I think the right term is it doesn't follow or illogical. Ah? Di ba? Ah, kasalanan pala ni no nonsense. Dapat ang tamang term is actually illogical. Sino nonsense pa din? Di ba? O, tuloy. Non sequitur. Oh, illogical ibig sabihin non sequitur. It doesn't follow. Kasi when you say non sequitur, it's a ano eh, fallacy ng deductive. Deductive yan. So, ibig sabihin, when we say logical, we're following the strict rules of logic. Meaning, if it doesn't follow logically, then it means it's illogical. Okay? Google it. Logicism. Sabi niya for... Sabi niya... No nonsense. Mayayari ka ng si Raul to. For healthy... For... Baka mas magalit si Sas kung illogical. Well, that's the technical term for it. Kung ayaw niya speculative, kasi nagkakaroon ng confusion sa... like ito. Nagkakaroon kasi ng confusion sa jargon ng speculative in layman's term or philosophically speaking, at nagkakaroon ng speculative na idea sa korte. Okay? Nagkakaroon ng conflation yung two different application ng salitang speculative, okay? Or speculation. Okay? Kasi ang alam ko sa batas, sa pagsiyahin mong speculation is without evidence. Tama ba? Tama ba, guys? I think
yun yata, without evidence and without like proof. Right? Proof kasi kasamang evidence dun eh. So, tama. Diba? When we say in layman's terms speculative, try natin. Magkaibang speculative gamit nila, sir. Oh, yung pagka, kapag kay si Attorney Libay nagsabi, yung sabi niyang tama, iba yung sinasabi yung speculative. I think it adheres to the rules of evidence. Yun yung ibig niya sabihin sa speculative. When we say speculative dito sa side natin, kayo sinasabi na lahat naman tayo speculative. No, not in a court sense. But yes, technically speaking, philosophically speaking, all we do is speculative. Hindi lang social media. All we do is speculative. For example, philosophically speaking, evidence and evidence cannot speak. You have to argue. You have to alam mo, provide proof to actually i-connect yung evidence do sa truth. Right? There's a gap. Na guess nyo, there's a gap na ito yung evidence and then you have to argue your way sa point mo using this evidence, right? Pero you cannot actually escape speculation. Kasi you cannot attain absolute certainty. Kaya nga ako pragmatist eh. Ba? Nag-guess nyo? Kaya nga ano ba ang pragmatist? Truth is the end goal of every inquiry. The question is, can we actually reach that? Yun yung question ng mga pragmatist. Can we actually reach the truth? We don't know if we can actually reach the truth, but all we know is we get closer to it. We can get closer to it. So ngayon, magkaiba sila ng ginagamit na salitang speculative. Tama nga si Joey niyan, sir, kung sino ang may mas sense ang speculation. Yeah! Kasi ang pinag-uusapan natin dito is not deductive eh. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito is actually inductive. So, strong arguments. Ang inductive reasoning ay ginigage sa strong or weak. May cogency ba or uncogent ba? Tama ba? Cogent. Cogency meaning. Ito. Sabi. Cogency, the quality of being clear, logical, and convincing. Lucidity. Oh. Diba? Convincing. More on convincing justification to labanan justification eh. So ngayon, ang ginawa ni Atty. Libayan is in-undermine niya yung arguments ni SAS. And actually, I think Atty. Libayan was successful in destroying that argument. Kasi nakapag-drive ka ng inconsistency eh. Kapag nakapag-create ka ng inconsistent sa loob, then by definition, it fails. Speculative based on conjecture, inference formed without proof or sufficient evidence. Ang galing mo ah. Kaino natuto niyan? Kung alin ang pinakamalapit sa katotohanan, dun tayo. But the question is, philosophical ulit, simply Lailani, who determines the truth? Does it even exist? How can you know that you are closer to it if you don't know what it is? Oh, sabi ni Peirce, well, it's okay as long as there's no contradiction. Yeah, I get that point na you have to posit reality first before you can actually investigate it. Yun yung idea, di ba? Siyempre natuto kay Adorable Kayo. Pero ang point dito is ano, simply Lailani. Naging binrot up 'yan sa ano ng pragmatism. Sabi, yeah, pero you have to posit reality first before you can actually investigate it. Well, sabi ni Peirce, yeah, I get that, but as long as it's not a contradiction, then I'm good. Kaya nga, kung gagawin mo, kung titimplayin mo, kung iisipin mo ba din kung ano yung pragmatism, is truth is the ultimate goal of every inquiry. Question is, can we attain it? Can we reach it? I don't know.
Yun yung answer. Okay. For healthy conversation. O ano healthy conversation? Hindi naman niya ako kausap. Kausap lang yung sarili niya. Para naman No, it means kapag sumagot ka. I think she's just being ano. She's just being defensive. Conversation. O ano health conversation? Hindi naman niya ako kausap. Kausap lang yung sarili niya. Para naman naging conversation. Alam ko ang sabi. Sagot ka dyan. I think ang sinabi is healthy discourse, right? Tingnan natin. Panoorin natin. No. Tumira sa Amerika yon. Yeah. Ito ang counter-argument ko, Sas. No? Healthy discussion tayo. Oh, healthy discussion. O, oh, ibig sabihin, sagutan kayo. Siya ba nag-drive ng van? Sinasabi nila siya yung nag-drive ng van. No? Ito. Hindi kasi po nila napanood yung video ni attorney. Ayun lang. Ito yung... Dapat ang naging sagot ni Sas dyan. Hindi ko pa naman panood. Panoorin ko muna. Panoorin ko muna. Di ba? Sabi nila magsama daw kayo kay Maharlika. Sas na fake. Maharlika Sas na fake news peddler. Sabi niya. Hi, Tita Rada Martin. Joey, napakaganda ng t-shirt na hindi mo pera. Thank you, Tita Relda. Thank you, thank you. Malaki rin ang tulong ni Tita Relda eh for the, ano, for, sabi, for the... Sabi, magsama daw kami ni Maharlika na fake news peddler. Unang-una, wala po akong kasong lie that. Unang-una, Sas, attorney did not say that. Eh, nag-adominem magad. See, ito yung problema eh. Critical thinkers and you're actually listening to the comment na hindi pa napapanood. Right? Like, I think there's a problem with that, right? So yung nag-comment, tingnan natin. Miss... Tingnan natin. Ano yan? Sas. Ito, si Joanna. Sino itong Joanna to? Ito yung kaninang fake news din eh. Pati yung in-upload. Sino yan? Joanna. Sino to? Quickly jumping into conclusion without doing his own research. Kaya nga eh. Put it out there. Mm-hmm. Talo si Attorney Libayo sa debate with Fiscal EJ 3-0. Magaling kasi yung Fiscal EJ na yan eh. Galing-galing niya. Ayun. Oh. Ampalaya! Ano mo na yun? Isama niyo na yun sa intro ni Fiscal EJ. No. You don't ask me. I ask you. Parang ganun. Diba? Sama niya nun. Ano to? Talo si Attorney Libayo sa debate with Fiscal EJ 3-0. Magaling kasi yung Fiscal EJ na yan eh. Galing-galing niya. Ayun. Hindi. Ang ano ko lang kasi. Oo. Diba? Isama na yan. Sayang din yan. Ano? Bago yung ano. Ayusin. Say what? Game sorry. Hindi, ano lang, ilagay lang sa intro yung sinabi ni Joey. Kung gagamit kayo ng speculative, wala nang ginagawa sa social media kundi mag-speculate. Ay, kaso, iba yung pagkakasabi mo yung speculate, Sas. At iba yung pagkakasabi ng attorney. Iba yung
iba yung thinking niya kung ano ibig sabihin speculative at iba yung thinking mo kung ano ibig sabihin speculative. Ano ba akala niyo mga gospel of truth kayo? For some reason, gospel of truth yung claim, no? Yung accusation. Pero kayo yung gumagawa nun eh, kasi kayo yung nag-claim doon. Kayo yung nag-claim tungkol dun sa issue na yun na scripted yan, na think about this, kayo yung nagbigay ng argument na yun. Tapos, in-undermine, kumbaga, inatake yung argumento nyo para mawala yung viability ng arguments nyo. Tapos gospel truth. Hindi, ibig sabihin lang, stupid lang yung argument nyo. Yun lang yun. It doesn't follow, illogical lang yung arguments nyo. Yun lang ibig sabihin nun. Wala namang claim ng gospel truth. Kayo actually yun. Ironically, ano ba? Napaka-ironic eh. Hindi ba kayo yung nagki-claim dun sa reality? Kayo yung nagki-claim sa reality na yun dun tungkol dun sa raid. Tama? Yung nahuli. Raid ba yun din? Ano, sa checkpoint. Kayo yung nagki-claim ng truth. Kayo yung nagki-infer. Diba? Nang nangyari doon. Tapos kayo yung nagsasabing, eto! Wala namang ganun si attorney. In-undermine niya lang yung arguments niyo tungkol dun sa claim niyo. So, hindi siya gospel truth. Kung mga ganito, no? Sinabi ko lang, ang pangit ng arguments mo, it doesn't follow. For some reason, gospel truth na yon. No. It's just absurd. That's it. Kung mga ganito, naghahanap ako ng way. Mama, ganito. Ganito kasing ginagawa nyo eh. Kinoconflate nyo yung two ideas. Hindi siya nagsasabi ng gospel truth. Kayo yun actually. Hindi si Atty. Libayan. Kasi ganito yung nangyayari. For example, naghahanap ako ng magandang arguments para masolve yung traffic. Ngayon may nagpresent sa akin. Unang present niya, sabi niya, well, kung gusto mong mabawasin yung traffic, tanggalin mo lahat ng 3 years. 3 years na ano, tanggalin mo lahat. No, that's stupid. Why, how about the ano? Well, it solves the problem na traffic. Yeah, I know, but maybe we're not understanding each other. No, it doesn't work. Wala siyang kiniklaim doon sa traffic. Ang kiniklaim niya lang is stupid yung solution mo. Hindi gospel truth yun. Kumbaga sa rules of inference, ang tawag doon ay ano? Modus tollens. Pinush niya lang palabas yung mga stupid arguments. Pero it doesn't mean, ganito no, it doesn't mean na kiniklaim niyang hindi scripted. Ang tinitira niya lang is yung claim mo na itong arguments mo kaya siya scripted. No, maybe there's a better argument than your argument kaya siya naging scripted. Naging kasi yung point, guys. Kasi wala namang claim kung scripted o hindi eh. Kayo yung nag-claim noon, kayo yung gospel truth. Kayo yung nagpipretend na gospel truth. Ang sinasabi lang, tingnan natin yung argument kung ano to, kung scripted to. Well, that's a stupid argument para sabihin mong scripted to. If that's your argument, I don't like it. Hi, Kayo. I thought Sas is smart, but the way she answers the argument is being defensive and not watching Atty. Libayan. Healthy discussion, not conversation. Yes. Pinag-uusapan si attorney at nag-base sa mga na magko-comment without watching. Gets namin kayo, si Sas lang ang di maka-absorb. Remember how thesis defense works. Yes! Parang ganito, may claims. Okay,
since nagkabangga na rin naman tayo sa dati na ano sa ATSM do sa ano ba 'yun? COG. Ito yung point. Hindi ka iniwan sa Diyos, di ba? Okay. God exists, sabi ko. Here's my proof. Ngayon, pinresent ko sa'yo. Ito yung presentation ko, God exists. Sabi mo sa akin, that's a stupid argument. Kiniklaim mo ba God doesn't exist? Gets? Kiniklaim mo bang God doesn't exist? O kiniklaim mo lang na stupid yung argument ko? Wala kang kiniklaim if God exists or not. Nagets nyo? Nagets nyo yung point na hindi yon kayo actually yung nagkiklaim. Kapagka God exists, di ba? Ako yung nagkiklaim ng God exists sa reality. So ngayon, kung may pagbibintangan kayo ng gospel truth, ako yon kasi ako yung nagkiklaim sa reality. Tama? Tama ba, Joey? Tama, di ba? Kasi ako yung may claim eh. May claim ako sa reality. Yung statement ko, may claim ako sa reality. Kung meron kayong pagbibintangan ng gospel truth, ako yon kasi ako yung nagkiklaim sa reality. Tama? So, iparis natin sa claim nyo. Kiniklaim nyo na scripted yon. You are claiming something sa reality. Scripted. Ngayon, hindi nagkiklaim si Atty. Libay na hindi yan scripted. Ang kiniklaim niya, stupid ng argument mo. So, ganun din, kapag nagpresent ako ng argument sa'yo na God exists, hindi ka nagsasabing God doesn't exist. Sinasabi mo lang, yung argument ko stupid to support that claim. Nakita mo na yung pagkakaiba. There's a distinction, di ba? So, kung meron mo mapagbibintangan dito ng gospel truth, kayo yun. Hindi siya tayong libayan. Or hindi kami. Kasi kayo eh. Kala nila, di ba? Ano ba akala niyo mga gospel of truth? O, di ba? Hindi yun yung claim. Kasi kayo nga yun eh. Kasi kayo yung nag-claim sa reality. Kayo yung may claim sa reality, hindi kami. Ina-undermine lang namin yung proof nyo sa claim nyo sa reality. Hindi niya magigets yan kayo. Hindi maganda yung naisip mo na script, ganon. Kayo yun, Joey. Oo, kayo yun. Kayo yung nagsasabi na... Kayo yung, kung may mapagbibintangan naman ng gospel truth dito, akala mo gospel truth yung sinasabi nyo, kayo yun. Kasi wala namang claim sa reality eh. Hmm. Hindi po. Ano ba akala nyo mga gospel of truth kayo? Sarili ninyo sa tamang lugar. I don't know. Wala na ba silang may answer? Kaya ganon? O hindi lang nila napanood? Kaya ganon? Kasi yung sagot nila, ang layo sa topic eh. Well, siguro hindi napanood ni Joey. Kasi this is very not her. I don't know what's happening. Pero nakikinig ako na ng mga ano niya kay Duterte. Diba, nirecommend ko pa nga siya. Sabi ko, kung gusto niyo ng ano, DDS, ano, Duterte Defender, ayun o, kay Joey, kaysa kay Banat Bay. Diba? Pero, this is not, well, I guess, it's always first time for everything. Sino, sabihin nyo sa amin, kung sinong vlogger ang hindi nag-speculate? See, doon na lang i-stick yung buong ano nila, point nila. Sino hindi vlogger? Tao na lang.
I can give you a better argument. Sinong taong hindi nag-speculate? Yun na lang. Parang sinasadya nila na i-taken out of context. Tony, di nyo na oo nga, no? Tama nga si Tony, but still kailangan siraan ang presidente. Nagkamali ka, Sir Cayo. Ano kaya nasa korte ba tayo? Yun, na objection, Your Honor. Speculative. Di ba may kanyang objection sa korte? Oh! Sus gets it! So, ibig sabihin, yung sa korte, ibang application at iba'y sinasabi mong speculative. Tama ba? Ay ano? Huli? Oh, wait natin. This is nice. This is gold, guys. Nasa korte. Eh di pwede. O di ba? Ito na. This is gold. Sino vlogger? Self-defeating. Ang hindi nag-speculate? Uh-huh. Ano kaya nasa korte ba tayo? Yun na. Objection, Your Honor. Speculative. Di ba may kanyang objection sa korte? Objection, Your Honor. Speculative. Interesting, Sas. So, ibig sabihin, iba yung sinasabi mong speculative tsaka iba yung sinasabi niyang speculative? Contradiction. Oops. Diba? Ayan na, galing din sa kanya. So, iba yung sinasabi mong speculative. Iba yung sinasabi ato yung iba yung speculative. Contradictory na. Di ba? Nawawala sa hulog si Akl. Sila yung mga vlogger na nakakapagod. Oy, follow. Hindi mo malaman kung kakampihan mo ba or hindi. Grabe. Hello, Sir Cayo. Hello, RJ. May equivocation na ngayon. Di ba? Sinabi ko naman kayo na feeling ko may equivocation dito eh. In different senses eh. Debate na lang SAS versus Atty. Libayan sa issue na yan. Tapos WPS issue rin. Total tinapik na rin na Atty. Libayan. Maganda title dyan, ang sagot ni Sasot. Wala po tayo sa korte. Baka my God is not his God. wala rin po tayo sa ano, laboratory na pwede kang magkaroon ng experiment na merong control. Oh! Wait. So, ibig sabihin, ang speculative mo, ibig sabihin, is yung sa court, kumbaga ganito, lahat ng bagay speculative. Puwera lang, sa laboratory, at saka sa korte. Right? Tama ba? Tama ba? Yun ba yung gusto niya sabihin? So ngayon, hindi na namin alam ibig mo sabihin sa speculative. Ano ba ibig sabihin ng speculative? Experiment at saka sa korte. Ako, sabi ko, philosophically speaking, everything we do is speculative. Because we cannot attain absolute certainty. Gets? But, when we're talking about pragmatically, kung ano yung ibig sabihin ng speculative, like sa court, yung beyond reasonable doubt. Kasi beyond reasonable doubt doesn't mean you're 100% innocent. Kaya nga may beyond reasonable doubt eh. That's pragmatic by design eh. May kailangan ka lang threshold na maabot. Pero it doesn't mean absolute certainty, right? Hello, Daisy CA. Tama-tama kayo. Conduct experiment investigation. Tama ha? If we're going to do it in laboratory, controlled no. Anong gusto mong ano equation? O, tama ha? Unang-una,
kailangan mo ng driver. Pangalawa, kailangan mo ng shops na same ng ano nun. Pangatlo, kailangan mong i-prove na ano, natatanggap ng 6K yung tao sa pagka-drive ng shops. Ano na sabihin sa'yo ng science, ng experiment? Yeah. Pero pwede bang hindi siya tumanggap? Yep, possible din. So what's your point? Can we conduct an experiment para malaman natin kung tatanggap siya? Well, we have that. We call that social experiment, right? We have that kind of experiment. Social experiment. Hulaan ko. Ang bagal mo mag-isip, Kamatis. Ang bagal mo mag-chat, June Lapunete. O bagal mag-isip, hindi pabilisan ang isip to, patamaan ang isip to. Tanga. Scientist ka rin kayo. Ano? Amo, ang bilis nung pag, ano mo, ang bilis mo mag-isip, bobo ka naman. Ano? Mayroon akong kilalang ganyan. Naalala ko si, ano, si Nico David. Sabi niya, amo, ang bagal niya pag-isip, tumitingin pa siya sa taas. O at least hindi ako nagkakaroon ng contradiction na tulad ng sinasabi mong tanga ka. Right? Palaliman to. Sakto mainit, may na-burn. Oh. Si Dead Air. Pangibuan. True. Ayun. Mas may kami daw si Jargis. What? What? O, may kami siya. Just me. O, may kami siya. Magsama-sama sila. Di ko pa. Gusto nila magsama pa sila sa isang live. Tapos magkinehan sila. Si Kayo ay isang adorable scientist. Kasi hindi ko maintindihan eh. Ang daming accusations. Tapos, like for example, ganito no. Sino may nagsabi? Ang bagal. Ito. Ito, papakitaan kitang tanga ka. Asan ka na? Ito, ito. Ang bagal mong mag-isip, Kamatis. O ito, papakitaan kitang bobo ka. O, bigatan na example bago ko i-end. O, kita mo itong mga, ano ito, nagsalita. Okay, ang bilis nila mag-reply, di ba? Ang bilis nila mag-respond. Diba? Ang bilis sila lang sinasabi na, ang bilis sila mag-isip, pero may nakalimutan sila. Panoorin yung video para sa facts. Para nakapag-isip sila. Right? Tulad nila, tingnan mo ito, dalawan ito. Ang bilis, diba? Mas gugustuhin ko na yung mabagal mag-reply. Kaysa mabilis ka mag-reply, puro sablay naman, illogical. Kapag may gusto ka, dapat panindigan mo yon. Nag-fail ka, nag-quit ka agad eh. Kapag may gusto ka, mag-focus ka! Ba! Suntukan! 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 Suntukan!